bago ang lahat, so lahat ng items na ipapakita ko sa video ito ay na-disinfect ko na bago ko pa ipasok dito sa aming bahay. Dahil yan ang pinaka-importanteng gawin natin ngayon, lalo na puso ang mga online shopping ngayon. Quarantine pa ba? Char. Then, pagpasensya na din yung mga mali-mali pronunciation ko sa mga items sa video ito. And kung mga bulol-bulol ako magsalita dahil nga naka-brace si ate. Yes, naka-brace kasi. Ano ba? So, yun lang. So, kung interesado ako sa video ito, keep on watching! So, hello guys! So, welcome and welcome back to my YouTube channel. So, dahil wala akong makontent or wala akong maisip na pwedeng i-video, na-addict na rin naman ako sa Shopee. So, gagawa na lang tayo ng another Shopee haul video. So, etong video natin to, puro siya baking tools na pwede nyo mabili sa Shopee in affordable price. So, ano na lang siya. Nabuksan ko na siya. Nasan ko na kasi sila. So, Shopee haul na lang. So, first tools na nabili ko ay itong cupcake molder. Yan, cupcake molder na 6 tools. Yan. Hindi ko sure kung ilang ounces to. Pero pwede siya pang makakagawa ka ng 6 na cupcake using this. So, sa price and link ng mga equipment and tools, ilalagay ko na lang sila sa description box. Yan, sure na akong ilalagay ko talaga sila. Yan. Next naman ay itong icing scraper. Yan, tatlong pieces. Yan. Isa, dalawa, tatlo. So, ang maganda dito, meron siyang butas. So, pwede mo siyang lagyan ng tali para hindi sila magkawatak-watak o magkawala-wala. Next naman ay itong measuring cup. Yan, ang cute nila, oh. Iba-iba colors. So, ano siya? Ilang pieces? 12 pieces na measuring cup. So, meron siyang cups. Yan, ito cups. Tapos, merong tablespoon and teaspoon. So, ang maganda dito, may label siya dito. Yan. May label siya dyan. So, kung mabura man siya, meron pa rin siyang naka-label dito sa likod, naka-ecos. So, meron siyang cups, tapos may ML din siya sa baba. Hindi na kayo mahihirapan mag-measure, gamit mo. Tsaka, ang maganda dito, meron siyang ML. Hindi siya makawala-wala. Dahil kung alam nyo lang, nakailang beses na akong biling measuring cup, mga measuring tools, pero nawawala dahil wala silang mga tali. So, hindi ko alam kung saan napunta. Yung iba napunta sa pagkain ng pusa, yun. May abdominal, so bawal nang gamitin sa baking. So, ang next naman natin ito, loaf bread molder. Hindi ko rin sure kung ilang ml to or ilang ounce, basta binili ko lang kasi affordable price. Yun lang naman habol natin sa Shopee. Yan. Pwede na tayong gumawa ng mga banana bread or mga kung ano-anong bread. Using that. Next, ay itong cake molder. So, tatlong piraso to. Ito yung box. Ito yung box. 3 pieces round shape cake molder. So, meron siya 18 cm, may 20 cm. 20 cm and 22 cm. So, makakagawa na rin tayo ng mga cakes. So, ang maganda dito, ayan. Kasi tanggal yung i-adjustable. Basta natatanggal siya dito para madali natin matanggal yung cakes sa loob ng molder. Ay, madali din siyang ibalik. Madali ibalik, kasi hindi babalik. Ganyan. Yan, ilalak mo lang ganyan. Kasi hindi na siya mag-ilip. Silicone cake holder din siya. 4 inches naman ito. So, pwede siya sa mga bent cake. Kung naghahanap kayo ng silicone na molder na pang bent cake, yan. Tignan nyo na lang yung link sa description. Next ay itong kitchen scale. So, kung matatandaan nyo sa nakaraang Shopee haul ko, may binili din ako kambangan, pero pang resin naman siya. So, ito naman pang kitchen lang ito. So, pang baking. Meron siya. Ayan, on. May mold, tsaka may tire tape. Meron din ganito dun sa dating kitaman. Ito, mas pinalaki lang talaga. Tsaka pang baking lang, pang kitchen. Para mas hygienic tayo. Yeah. Which word? Big word, hygienic. Kala mo, char. Tapos ang next ay ito, mga piping pits and bugs. Yan. Natanggal ko siya sa lalagyan. So, nakaganito siya. May lalagyan siya ng mga piping bag. So, may divider din siya para pwede natin paghiwalay-hiwalayin yung piping ticks. Pwede mong paghiwalay-hiwalayin. So, ang kasama dito, 24 na ganito, piping ticks. And meron din siyang mga guidelines.
ng mga piping clips kung anong, kung para saan to or kung paano yung shape yung magagawa niya. Tapos meron na rin siya kasamang piping bags, ha? Tsaka itong mga, ano to? Holder ata to, mga icing holder. Kanyang magagawa ka ng mga flowers. So, pwede mo siyang ilagay dito. Tapos, itong mga black, ano, white. Pang stopper ata siya dito or pang lagay dito sa piping bag para ma-connect mo dito sa piping clips. Hindi ko lang sure kung tama yung mga pinagkasabi ko. Kaya feel ko gano'n naman siya. So, mag-search na lang din kayo ng mga details na ito, information para tama yung magagawa niyo. Spatula. Silicone ba ito? Ano? Nonstick. Nasa mga bute. Maliwagang bute. Wala. Tingnan natin. Pero basta ganito siya. Silicone spatula. Nonstick or silicone pang scrape ng mga icing or mga tira-tira sa ano, mixing bowl. Tsaka tatlong wire whisk. Ito wire whisk. Tapos ito ata silicone with wire whisk. Ganun. Basta parehas, pare-paresa silang panghalo, pang-bit, or panghalo nga. Tama, panghalo. Panghalo. Pwede sa mga itlog, or mga pang, para mas mabilis mahalo yung mga ingredients natin. Tapos, parang yun lang lahat ng nabili ko sa Shopee. So, konti lang siya, dahil beginner pa lang naman ako sa pag-bake. So, hindi ko pa alam kung ano nga bang mga kailangan ko. So, eto, pwede nyo maging guide kung bibili kayo ng mga affordable tools and equipment sa pag-bake. Yeah. And comment nyo na rin sa comment box kung ano yung pa yung mga kailangan kong bilhin sa pag-bake para magkaroon din ako ng mga ideas kung ano ba yung nagkulang, kung ano bang nagkulang sa mga chinek out ko. So, that's all for this video. So, don't forget to like, comment, and subscribe to my channel kung di ka pa subscriber ng channel ko. So, that's all. Thank you for watching and God bless you. Bye-bye!